The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that he become like his teacher, for the slave that he become like his master. If they have called the master to the house of the house Beelzebul, how much more those of his household? Therefore, do not be afraid of them. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both body and soul in Gehenna. Are not two sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Sabi ni Jesus sa mga apostles, "No disciple is above his teacher. The disciple can only try to become like his teacher." Sinabi niya to kasi pinag-uusapan nila ang nagbabadyang persecution. Nagugunita na ni Jesus parang madilim na langit na may dalang bagyo ang pagdating ng persecution. Kaya sinasabihan niya yung mga apostles na maghanda na. Huwag pabanjing-banjing, huwag magpakasasa, may darating na paghihirap, may darating na pasakit, may darating na hamon sa kanilang pananampalataya. Maging handa. Para maging handa, kailangan ng firm faith, malalim, matibay na pananampalataya, hindi yung fair weather faith. Hindi guarantee ang pananampalataya ng mga apostles at pagsasama-sama nila kay Jesus na magiging madali ang buhay. Hindi dahil nakagawa ng milagro si Jesus, sigurado na sila na madaling buhay. Dahil kung si Jesus, the master nila, teacher nila, guro nila, Panginoon nila natin, ay dadanas ng pahirap at pasakit, dapat umasa silang sila rin makadaranas ng hirap at tapdi. Dahil, no disciple is above another. Sasagot sa atin ng Panginoon kapag ganito yung ating dialogue. Sasagot sa atin ng Panginoon, no disciple. Ano katatag ang pananampalataya natin? How firm is our faith? Mayayanig ba tayo ng hirap at pasakit sa katawan at panganib sa buhay? Saan ba tayo natatakot? Anong kinakatakutan natin? Sino at kanino tayo natatakot? Sa lasing? Sa sangganong siga? Natatakot ba tayo sa mga may diferensyang isip na gumagala-gala sa kalye o sa taong grasa? Takot ba tayo sa TB, tuberculosis, cancer, AIDS, sa COVID-19, sa Delta variant ng COVID, sa Lambda variant? Takot ba tayong magutom? Takot ba tayo sa aksidente, sa karahasan or violence, sa kahirapan, sa paghihirap, poverty? Takot ba tayo? Mga ito, panganib sa pangangatawan. Threats para sa ating pangangatawan. Sabi ni Jesus,
Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Hindi tayo dapat matakot, sabi niya. Kasi, isa lang naman ang hantungan ng katawan natin, di ba? Lupa. So, paraparaan lang yan, panapanahon lang yan. Isa lang ang hantungan natin. Dagdag nga ng Panginoon, kung mga ibon nga inaalagaan ng Diyos, tao pa kaya? Do not be afraid, therefore. You are worth more than many sparrows. Pero aminin man natin o hindi, halos lahat sa atin takot sa hirap at hapdi ng pangangatawan. Well, sino naman sa atin ang natatakot na malayo sa Diyos? Sino sa atin ang pananampalataya? Takot ba tayong masaniban ng masamang espiritu? Ang mga ito, panganib sa espiritu, threats to the spirit. Magsabi tayo ng totoo. Kinatatakutan ba natin to? Madalang ang tunay na natatakot sa mga ito. We know that these threats, we take these threats to our spirits for granted. Samantalang dito nga tayo dapat mas matakot, di ba? Dito na salalay ang walang hanggan natin na tinuturo ang gospel natin. Una, bawat buhay may pagsubok. Asahan natin ang paghihirap. Kasama yan sa ating pagiging tao. Hindi laging madali ang buhay pananampalataya. Palaging mayroong challenges. Ang tiwala natin sa tao at sa Diyos ay masusubukan. Kaya magpakatatag tayo. Umasa tayo. Expect natin na mayroong darating at darating na paghihirap. Pangalawa, sa kabila ng ating mga kasalanan at lahat ng ating mga pagkukulang, huwag tayong mag-alala dahil mahalaga tayo sa Diyos. Lahat tayo. Kahit na nagkasala na tayo ng malaki, kahit na nadapa na tayo ng maraming beses, mahalaga tayo sa Diyos. Hindi niya tayo kailanman pababayaan.